guys, and welcome back again sa aking channel. This is Pusong NHV. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe and i-click nyo na po ang bell all para naman kayo ay ma-notify sa lahat ng aking mga bagong i-upload. Okay guys, so for today's video, ano po ba ang ating pag-uusapan? Ayan. So last time ako po ay nag-check sa aking Pusong NHV and I found out na ito pa lang ating Downy Unstoppables ay sobrang dami ng views. Alam nyo guys, 100 views lang, masaya na ako. Pero yung views nito ay marami pala. So, eto, nag-order tayo ulit para naman maipakita sa inyo. This is another version of our Downy Unstoppables. Guys, ito pong Downy Unstoppables na ito ay in-order ko sa shop, sa Shopee, and marami pong magandang reviews dito sa shop na ito, and also doon sa mga scents na meron sila. Okay? Para po sa kaalaman po ng iba, okay? Ang Downy po dito sa Philippines, Downy ang tawag, alright? Sa Japan, ang tawag ay Jewel Lenore. Alright, so ngayon ko lang din nalaman yan, okay? Jewel Lenore, yun po ang sikat sa Japan. Yung ating mga fragrance beads, eka nga. So ayan po, nag-unboxing tayo. So ayan po, nakikita nyo po sa video. Nag-unboxing po ako nung isang araw and then ginamit ko na rin po siya, okay? So maganda po ang ating fragrance beads. Bakit? Guys, alam nyo ba na ang fragrance beads ay nakakapagbigay ng more enhancement sa bango ng ating mga damit, okay? So, itry nyo po silang gamitin. Itry nyo pong gamitin ang ating mga fragrance beads. Alam nyo guys kung bakit? Kasi hindi lang po siya nagtatagal ng ilang araw, okay? Matagal po siyang tumatagal. Minsan, diba, nasuot mo na yung damit, nagamit mo na siya, then nandun na siya sa labahan, lalaban mo na siya ulit. So, hindi ganun kabantot. Okay? I-try nyo. Hindi po ganun kabaho yung damit ninyo kapag lalaban nyo siya ulit. Okay? Getching nyo ba? Guys, marami din tayong pwedeng gawin na hacks dito sa ating fragrance beads, ha? Marami po yan. Okay? So, nag-washing ako. So, guys, ito po ang tip ko sa inyo, ha? Kapag naglagay po kayo ng fragrance beads doon sa inyong washing, okay? Tapos nilagyan nyo po yan ng laundry detergent or laundry soap. Paalala ko lang sa inyo, no? Mapapansin nyo na hindi po siya masyadong bubula. Okay? Hindi po yan masyadong bubula. Kasi ang fragrance beads, guys, parang wala pong pinagkaiba ang fragrance beads, guys, sa mga, yung fabric conditioners. Ayan. Kasi pag napansin nyo ba, pag yung Fabcon, pinaghalo nyo doon sa washing machine ninyo, plus yung inyong detergent powder, hindi po siya ganun kabula. Okay? So, baka po kasi magtaka kayo, bakit pag nilagay yung beads, tapos nilagyan nyo siya ng laundry detergent, liquid detergent, or laundry powder, ay hindi siya masyadong bumubula. Ganun po talaga. Okay? Hindi siya talaga bumubula. Kaya wag na po kayong magtaka. Okay? And guys, ito po ang isang tip ko sa inyo. Okay? Pag nag-washing po kayo, ilagay nyo muna yung inyong laundry beads, okay, doon sa washing, okay, then habang umaano yung tubig, di ba, umaandar yung tubig. Tapos, kung maglalagay po kayo ng detergent liquid or detergent powder, okay naman po yan. Pero, huwag nyo po isabay yung mga damit. Mas maganda kasi guys na yung pong sabon ay nalulusaw po muna, okay? Kumbaga, nagde-dissolve muna siya para naman hindi buo-buo yung mga powder natin. Kasi po, marami po talagang beses na napansin ko, yung mga powder, yung mga detergent powders po, hindi po talaga nalulusaw, lalo na po pag siksikan sila sa washing machine. Kaya nga po ako, kahit 11 kilos yung kaya nung washing machine ko, hindi ko po siya pinupuno talaga ng damit. Para nakakaikot po sila ng matiwasay, okay? Para matiwasay sila, nakakaikot at talaga namang sila ay lumilinis, guys, okay? Kasi naman, lalo na tayo, no,
hindi naman tayo nag-work na parang mga heavy yung wino-work natin, like mga construction workers na talagang kailangan mong kiskisin yung damit. Kami naman kasi, guys, is more on pawis and alikabok lang. So, yung minimal lang na pagwa-washing natin sa washing machine, eh, okay na po yun. Hindi naman natin kailangan na i-brushy-brushy pa yan, okay? And guys, eto po yan. Kapag ka po kayo ay magbabanlaw na, alright? Kapag kayo ay magbabanlaw na, so lagyan nyo po ng fragrance beads, okay? Yung inyong nilabhan, okay? Fragrance beads. Hayaan nyo po siyang malusaw. Ibabad nyo po doon sa inyong pinagbanlawan, okay? Ako kasi ang ginawa ko, guys, is overnight ko po siyang binabad doon sa washing machine, okay? Hindi ko alam, pero ang sabi kasi ng iba is nakakasira daw yun ang washing machine. So, yun ang ginawa ko. Anyway, pasaway, diba? So, ang ginawa ko, guys, is binabad ko po ang fragrance beads, ayan, doon po doon sa nilabhan ko. And then, hindi ko po siya agad din dryer. No, so nakababad siya, nakababad po siya magdamag. And then the following day, dinryer ko na po siya. Mas maamoy po ang ating fragrance beads. Ayan, mas maamoy siya, guys, grabe. As in ngayon po kasi nakasampay na po talaga yung mga nilabhan. So sobrang humahalimuyak po. Even dito sa loob ng bahay, pumapasok po yung amoy niya na mabango, which is itong fresh green, kasi ito nga po ang in-order natin doon sa seller sa Shopee. Guys, marami pong variants ang ating Downy Unstoppables, or might as well say Lenor, okay? Jewel Lenor, okay? Mali ako. Marami po, guys, na variants ang ating Jewel Lenor dito sa shop na ito. So, again, ako ay mag-order yun namang pomegranate, ayan. Tapos, pink pomegranate, I think yun. Tapos, the next ulit, i-share ko din ulit sa inyo kung gaano siya kabango. Ngayon, guys, fresh green yung in-order ko. Para siyang yung garden fresh, ayan. So, walang halong kineme. Noong pong ito ay binanlawan ko, guys, alright, sa washing machine, okay? Dalawang beses po kasi ako nagbabanlaw sa washing machine. So, yung una, nilagyan ko po siya ng water lang. Hindi ko po siya nilagyan ng beads. So, yung pangalawang banlaw, yun po yung in-stay ko siya. Kumbaga, binabad ko siya ng magdamag. Hindi ko po siya agad dinryer. And then, guys, talaga, promise, sobrang bango po talaga nung aking nilabhan. Okay? Promise, okay? Ang bango talaga. Try nyo! Try nyo! And guys, hindi pa dyan nagtatapos ang mga hacks natin para dito sa ating fragrance beads. Ayan. Pwede nyo po itong ilagay sa mga nets, okay? Yung maliliit na nets, ayan. So, pwede nyo pong ilagay yan dyan. And then, pwede nyo po siyang ikalat sa inyong drawers. Pag nakagawa po kayo ng mga ganyan, ayan, then ilagay nyo po siya sa mga closets ninyo. Ilagay nyo po siya doon sa inyong mga drawers. Ayan, para mas mabango po ang inyong mga damit. And also, kung meron po kayong mga wardrobe closets, ayan, pwedeng-pwede nyo po siyang ispread doon. Or, kung gusto nyo nga po, ilagay nyo po siya sa mga pouches. Para po, mas mabango yung inyong closet. Pag bukas nyo ng closet nyo, maamoy siya. And also, ginawa ko na din to before. Ilagay nyo sa loob ng inyong kwarto. Sobrang bango ng kwarto nyo, guys. Pwede nyo po ito, guys, isabit sa malapit sa aircon ninyo. Or sa malapit sa inyong electric fan. Pwede din. Para pag hinahangin yung amoy ng fragrance beads, mabango po ang hangin na inyong malalanghap. Ayan. Also, guys, kung wala po kayong lalagyan, let's say yung small pouches na sinasabi ko, pwede nyo din po itong spread na lang sa inyong cabinet or closets or drawers. Kaya pwede nyo rin pong gawin yan. And then, pwede nyo rin pong ma-reuse yan after nyong diba, pwede nyo pa rin siyang magamit, kunin nyo ulit, tapos lagay nyo sa washing machine para hindi naman masayang. Guys, isa pang hack, pwede nyo pong ilagay ang ating fragrance beads sa mga maliliit na containers and then ilagay nyo po sila kung saan nyo gusto, doon po sa paligid or sa loob ng ating bahay. Ayan, para pagpasok mo ng bahay, guys, ayan, napakabango.
alam nyo guys, minsan ha, ginamit ko to doon sa aking diffuser, okay? Nilagay ko siya doon kasi nga mabango, diba? Nilagay ko siya doon, pero syempre, hinayaan ko muna na matunaw siya. And then, nung natunaw na, yun po ang ginamit ko doon sa diffuser. Okay naman siya, mabango. Kaya lang, yun nga lang po, ang sabi kasi nila is yung diffuser daw, mas kailangan daw talaga noon yung mga oil base na mga binalagay natin for diffuser po talaga. Kaya baka masira ang ating diffuser pagka palagi po natin ginagamit. So, once ko lang naman din siyang sinubukan. Pero okay naman. Guys, pwede nyo rin po itong ilagay sa inyong mga bagel. Yeah, yan. Sa mga bags. Para pag open nyo po ng bag, hindi naman siya kabantutan. Kasi di ba minsan, yung mga bags ninyo, hindi po ninyo agad nalalabhan. At saka minsan, nagpapawis din ng ating mga bags. Kasi syempre, napapawisan natin ng mga gumagamit. O, di ba? So, pwede po nyo yung ilagay diyan sa inyong mga bagelya. Pwedeng-pwede nyo pong ilagay yan diyan sa mga bags ninyo, sa mga bagelya ninyo. Pwedeng-pwede po yan. Okay, para naman mabango ang inyong bag. Ayan, fresh na fresh. Guys, sana po may natutunan kayo dito sa ating Downy Unstoppable video. And mag-purchase po kayo dito sa reseller na ito or dito sa seller na to sa Shopee. Ayan, murang-mura naman din po sa kanila. Based dun sa iba ko pong chinek, ay mura po talaga sa kanila. Okay? And marami pong legit na comments and reviews po na maganda about dito sa ating product na Downy Unstoppables. Alright? So, guys, kung nagustuhan nyo po ang aking video, please, paki-like nyo po, paki-share nyo po, and sana may natutunan po kayo dito sa ating topic for today. Alright? So, guys, thank you for watching and see you on my next video. Thank you so much. Mwah. Bye.